Hi, ako si Owel Can at ito ang Owel Can TV. Marami sa mga kababayan natin ang nahihirapan sa pagsasalita ng Chinese sa kadahilan ng hindi sila sanay sa paggamit nito. At isa rin dahilan ay dahil sa kakulangan ng kaalaman kung ano nga ba ang mga Chinese character, ang pinyin at ang tone. So ang una nating pag-aaralan ay tungkol sa pinyin. So ang pinyin ay ang phonetic alphabet ng Chinese Mandarin. Noong 1958, pinakilala ng China ang pinyin system na kung saan ito ang nag-transcribe ng Chinese sounds into Roman letters. Napakalaking tulong ng pinyin system lalo na sa mga foreigner na walang idea sa Chinese character dahil ang pinyin ay binubuo ng Roman letter. Mas madali para sa atin na basahin at i-pronounce ang mga Chinese character. Kaya sa pag-aaral ng Chinese, napakahalaga na tandaan na meron dalawang system. Una, ang Chinese character, ang writing system. Pangalawa, ang pinyin, ang phonetic system. So para mas maintindihan nyo, magbibigay ako ng mga halimbawa. Halimbawa, ang Chinese character na da. Ang pinyin nito ay da. At ang ibig sabihin nito sa English ay big. Ang next example, ang Chinese character na xiao. X-I-A-O. Ang ibig sabihin ito sa Chinese ay small. So I hope na naintindihan nyo kung paano tinatranslate ang Chinese character to Roman letters. Hanggang sa muli, Owel Can.